shall again they prove downward, and their fruit upward. For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of Mount Zion, the zeal of the Lord of hosts shall do this. Therefore thus saith the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into his city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a branch against it. By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the Lord. For I will defend this city to save it for mine own sake, for it was my servant David's sake. The angel of the Lord went forth and smote into the camp of the Assyrians 104,500. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. So Sennacherib, king of Assyria, departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh. Sabay-sabay. And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adramelech and Sharezer his sons smote him with the sword, and they escaped into the land of Armenia. And Esarhaddon, his son, reigned his place. Lord, salamat sa iyong salita. We pray na buhay palain nyo. Ang buhay mo ito, napakaganda. Isa mga dakilang miracles ang ginawa ni Panginoon. Pinakita sa Israel and the forgiveness sa amin. Nakuha na pa namin ang aming mensahe dito ngayon. Magpatuloy din ng last week. At kayo po yung malalati. Paniwala namin kayo. Tiwala kami sa inyo. Even at this kind of deliverance, Panginoon, ginagawa niya ito talaga. And so, kami po yung magtapat sa inyo, tiwala. At may time na kami po inaasal, at binubuli, kung ano man yan, natakot, at talaga namang pag nag-iinitan, kung ano man yan, ay tiwala lang kami sa inyo. Ito ang ginawa nila dito, sila yung na-deliver. Nakita nga ang ganda rin ng panalangin ni Hezekiah, maging pattern din namin ito sa mga buhay siya. Lahat po Lord, palain ang bawat isa. Kaya matakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Palang 8 minutes na. Medyo mahaba na. Pero actually, bibilisan lang natin ito kasi kung napansin nyo, may mga yung passages parang inulit lang last week. No? So, balikan natin yung mga title natin last 4 weeks. So, sa Isaiah 33, the Lord is our judge, lawgiver, and king. So, ang ganda niya, no? So, and then, judgment of the nations. So yung mga judgments of nations, sila yung papakusahan. And then last week, sorrow and sighing shall flee away. So yun yung medyo positive. May negative, pero may pangako sa mga magtatapat ng pagpapala, deliverance. Ganon din naman dito pagdating sa chapter 35 and then 36, sorry, ano ba to? 36. Biglang siningit po itong kwento na to na naandun din sa 2 Kings. Kasi nga, sikat yung kwento to, eh si Isaiah din yung propeta doon. Sinama sa book niya, no? So, naalala niyo last week, ano yung, ano, title? May nanood ba sa YouTube? Wala. With their clothes rent. Okay, so ulitin yan ngayon, no? Medyo, alam mo na, Hulk Hogan. Isa pa, panoorin nyo rin. So, yung pinaka-ano natin last week, yung parang pinaka-tema is yun nga, yung pag tayo nasubok, naasal, dumarating ka sa buhay natin. Kung hindi pa kayo ganun ngayon, salamat kasi pinaprotektahan kayo ng magulang natin. Pero pag nasa labas na kayo, minsan wala nang ano yan. Salamat naman kung maayos yung ating community. Pero minsan, darating yung ganyan pa. So, kaya subtitle na, when the people of God are threatened. Of course, hindi nabitin po yung kwento na yun. Ngayon, itutuloy yun. Okay? Ito na. Ang title natin ngayon, Whom hast thou reproached and blasphemed? Sinabi yun dito sa bandang gitna. Okay? Sa Tagalog niyang, whom hast thou reproached and blasphemed? Sinong inaasal mo, parang gano'n, nilalapastangan mo, yan ang blaspheme eh. Nasabihan na ba kayo ng gano'n? Either bastos ka talaga or something. Minsan, iba sa atin, hindi na imili. Minsan, ang nilalapastangan mo pa, yung babait pa, di ba? Kung madala, syempre, yung mga loko-loko. Alam na nila yan eh, inaasahan na nga nila yan.
Kaya tayo, tsaga-tsaga lang, hindi tayo, hindi ngayon tayo gaganti ng Diyos eh. Hindi pa. Okay? Amen ba? Amen. Sabi ka, bawal matulog ha. Next time, magdala tayo dito ng uling. Pag may natulog, pag-gising mo, may uling ka na. Okay ba yan? Kaya lipstick, anong ginagamit nila dyan? Okay. Kasi ganun talaga ang schedule natin eh. Nasa na ba ako sinasabi ko rin na? Yan, yung kwento. Ayun na. Sa Tagalog noon, eh, sinong nilapastangan mo? So, kailan yung tinatanong yan? Yun nga ko natin, merong naalala ko na yung kwento namin ng kaibigan dati. Di yung isang kaibigan ko, medyo magaling din sa klase yun. Sa taga-UP yun eh. Isa ko siyempre college din level. Hindi ko alam, basta yung araw na yun, nag-gala-gala kami. E ang style namin, walang librehan kami, talagang ano kami. Uy, utang ka sa akin, 25 ha. Ganon kami. Nagsabi gayahin niya, pero ganon. Anyway, bandang hapon na, nakailang pinuntahan na kami, bumili pa kami ng parang gamitin, sa suklian kami, ganyan. Hindi nag-burger lamang kayo sa burger stand. Hindi, pagkatapos kumain, siya magbabayad na kami. Tapos, pinapanood kami ng ate. Uy, di ba may utong, magkano to? Magkano na ganyan? Eh, siyempre, alam niya yung binibenta niya. Sir, ano lang po, ganito lang po ang sukli niyo, ganyan lang bagay niyo. Gets ba? So, akala niyo, hindi ka marim mong samat. Hindi kayo natawa. So, kami nagtawa kasi engineering kami pareho. Tapos, siguro, hindi naman niya alam, di ba, na kung ano yung pinagdaanan namin. Yung kinocompute namin, hindi naman yung magkano lang ipabayad namin, di ba? Magkasi na. So, dito, alam niyo, mag-iingat tayo ng nalapastangan natin, lalo ang Diyos, siyempre. Okay. So, ngayon, sa panahon natin, madalas yan. Sabi nga sa Bible sa Timothy, di ba? Perilous time shall come. Then men shall be lovers of themselves. And then, dilista din lahat ng mga kasalanan. So, mag-iingat tayo doon. Kaya, ang gandang kwento nito po, pwedeng subtitle dito, yan eh. Parang sinampal siya dito. Yun ang kwento dito eh. Bandang ula, yabang niya noong una. Ano nangyari sa kanya? Nabasa niyo kanina, pinatay siya ng anak niya. Okay, si Sennacherib. Ang kanyang mensahero, si Rabshakeh. So yan, tuloy lang natin ha. So last week, gano'n na. Nakita natin, King of Assyria, Sennacherib, time na yun. Tinetreten sila, tinatakot, sumuko na kayo. Ang ginawa nila? So, ang dami sinabi last week, di ba? Ano, wala naman kayong kwenta, wala namang talo na kayo. Natalo nga namin lahat to eh. So, pray pa kayo dyan. So, yun. So, ngayon, ito yung conclusion nun. Ngayon, pinahatid na yung mensahe kay Hezekiah. Sabi dyan, rent his clothes din, okay? And cover himself with sackcloth. Went to the house of the Lord. So, unang lesson dito, yun nga, minsan di masamang umiyak ha, pag ganun talaga. Takot ka, minsan, di kailangan natin magpa-plastic. Pero ang nakita ko dito, sa bandang uli, sabi niya, went into the house of the Lord. So, kung alam niyo yung si Hezekiah, King Hezekiah, isa sa mga talagang righteous king. Kumbaga sa Judah, kung may apat man dyan, siya yung isa dun. At yung pinaka-positive nga, dalawa lang sila na Josiah. At yung isa medyo, si Jehoshaphat nga, tsaka si Asa. Yun lang yun. So, righteous siya. Nagkaroon ng revival noong panahon ni Hezekiah. Nakalagay din sa Proverbs yun. May Proverbs na dahil revive sila, may budget sila sa literature. Kaya yung ibang na-compile, bukod kay Solomon, yung iba doon sa panahon ni Hezekiah, and then may mga revival doon, nagkaroon sila ng offering na napakarami para kay Josiah din, Solomon. So righteous king to, ang ganda nito.
Pero bihira yung batang pangalan Hezekiah, no? Ezekiel na tayo. Meron pa, ano ba? Maganda yan. Hezi. Si Ezi, tsaka si Hezi. Ayan. Ezi. So, yeah. So, righteous siya. So, anong ginawa niya? Nung panahon na distress siya, na trouble, pumunta siya sa beer house. Saan siya pumunta? O sa kabasad, sa barkada niya ba? Ganun yung iba sa atin eh. So maganda, lalapit ka sa Diyos, kahit naman saan pwede mag-pray. Pero pag sa house of the Lord, ano yung house of the Lord? Okay, sa panahon natin, church. Okay? So again, di yung building yung church. Obviously, magkakasama tayo, yun yun. Okay? Kaya maganda, okay yung liliban. Amen? Iba sa atin, may konting busy lang. Huwag naririnig ko, busy po eh. Napakadala ako eh. Ano tayo hindi busy para mag-ano? Amen? Amen. Problema ka, punta ka sa Panginoon, di lalo kang lalayo. Hindi wise yun. May kita dito, victory to kay Hezekiah. Okay, dami nito, so busy ko na lang, ha? Listen to Eliakim, was over the house of the and shared the scribe. Ito rin po yung last week. Okay, sila yung mga humarap doon kay Rabshakeh. At ganun din, para ano, nag-ano rin sila, nag-pray, ganyan po yan, ha? Pag nag-saklot, kasama niya lagi, prayer, fasting. Eh sabi dito, anong ginawa nila? Bukod sa pumunta sila sa temple, si Hezekiah, ano yung another point natin dito? Sino nga hanapin mo pag andyan na yung problema matindi talaga? Kaya sinasabi ni Pastor, ganun, matong maalala yung Pastor pag may problema ka. Totoo naman eh. Kasi, ganun yun. Eh, buhay niya yun. Uy, Brad, kamusta? Dito man tuwa, eh, di ba? Ang tagal kong hindi nakita si Brad. Binisita ako ngayon, salamat naman. Madalas ay hindi, eh. Bakit kaya napunta, bumisita? May problema. So, medyo okay din, at least, di ba? Nagpakita, pero minsan nakakaano rin na ba't pag may problema lang, di ba? So, anyway, ano po yan talaga? Ganun talaga. Yung likod ng Diyos, yung naaalala pag kailangan natin lumapit sa Diyos. So again, pwede ka mag-pray sa Diyos, pero iba minsan yung nagagawa ng alam mo na parang may bakit ka kahit sa atin ganun. Eh. Ayan, so kaya sabihin ko na sa inyo, ayan, huwag kayo mahiya sa pastor nyo. Amen? Lalo pag kailangan talaga, pag-pray man niya, kung ano man yan, normal yun sa atin. Okay? Pangit naman na sinikreto mo, parang wala kang tiwala or wala kang kinakaya-kaya mo. Ayun mong sabihin, busy pastor, ganun talaga yun. Kailangan, ano lang kailangan mong sabihin, yung kailangan sabihin lahat. Amen? Ayun, pinatawag sa Isaiah. Tama na naman yun. Makikita natin dito kung ano mangyayari, no? And said unto him, thus say to Hezekiah this day, though hindi siya humarap kayo, no? But anyway. So, binalita na nga, it's a day of trouble, rebuke, and blasphemy. The children have come to the birth, and there is none strength to bring forth. So, medyo yung talinaga dyan, yung children come to the birth. Yung sabi na siguro niyan, manghina, di ba? Mga, kaya naging bata ulit kami, siguro kala namin, alam na yung gagawin namin. Yung pala, hindi pa, wala akong, hindi pala lang alam gagawin namin. Parang ganyan nakita ko dyan eh. Kaya sabi niya, there is not strength to bring forth. So, kukuha sila ng kalakasan ngayon sa Panginoon. Nakasunod ba? It may be the Lord thy God will hear the words of Rabshakeh. So, napansin niyo yung maybe. So again ha, pag nanalangin tayo sa Panginoon, hindi natin inuutos ng Diyos. Amen? Alala niyo yung kaya na Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? So, yun. So, nagtitiwala sila sa Diyos, pero kung sakaling hindi sila iligtas, kasi ang Diyos ang mausunod eh. Titiwala pa rin, dapat ganun tayo. Ganun din to sa mga sila. Kung sakaling man daw, pero actually, negative pala to, sorry. Pakiyan na yan. Ay, nako, ha. Hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria master had sent to reproach the living God. Kung sakali daw, and will reprove the words which the Lord thy God hath heard, wherefore lift up thy prayer for the remnant that is left. So, yun nga, humihingi sila ng pabong ngayon sa likod ng Diyos. Baka naman,
Kasi hindi yan basta nagtatreten, talagang seryoso yan mga yan, alam mo naman yan. Nasakop na nga sila actually niyan. Pinalaya lang sila, ano lang sila, under tribute. Masa nagrebelde nga si Ezekiah. But anyway, ayan na, so sabi, pray, pag-pray mo kami, Isaiah. The service of King Hezekiah came to Isaiah. Yung pala, so sinabi ni Hezekiah ang nasabihin. Then yung maganda, and Isaiah said unto them, thus shall he say unto your master, that said the Lord, be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servant of the king Assyria has blasphemed me. So yan na. So last week, ang tindi ng mga banat. Talagang, kaya nyo ba yan? Ano? Ano? Ba't pa? Huwag pray pa ba kayo? Huwag kayong papaloko nyo sa hari nyo? Huwag kayong sa Diyos? Huwag kayong magtiwala sa Egypt? Naalala nyo last week? Wala na silang option eh. Yun ang inaano ng kalaban nila. Pero sabi dito, huwag kayong matakot dyan. So, ang ganda nito, no? So, again ha, mga young people, kahit baka may problema kayo dyan, kahit gagawa na kayo ng kapit na kayo sa patalim, parang si Bud, naalala ko tuloy. Minsan, magsabi ka lang. Amen? Di masama, lalo kasi ang commitment ko sa inyo. Kasi ako, nakinabang din ako ng pastor namin. Ang grabe yung likod ng Diyos sa atin. Hindi yan, huwag naman yung laging, ano, di ba, abuso din. Alam nyo naman yun eh. Pero lalo yung mga dami, mga advice sa inyo na tama at saktong-saktong counsel. Alam nyo ba yun? Huwag kayong maghihina, mga mahihiya or huwag kayong ano, panghinaan ng loob or parang or manghinayang nasa ano ko, mali yung manghinayang kasi mag dalawang isip, yan. Amen? Lalo love life, ganyan, trabaho. Alam mo eh, nagdaanan namin lahat yan eh, kung makukuha nyo lang yung the best advice na kailangan nyo ngayon. Amen? Amen. Dahil niya, matalino kayo. Alam niyo, Diyos nakakalam lahat. Yung lingkod niya, medyo nagkaroon na rin niya ng maraming ano, wisdom dahil sa paglilingkod sa kanya. So anyway, sana nakuha niyo yun. So yan, pumunta sila kay Isaiah. And then, ang ganda ng sagot, alam na agad eh. Hindi na nga siya nag-pray, alam niya rin eh. Kasi nag-o-observe yan, mga lingkod ng Diyos, alam niyo ba yun? Updated lagi yan. Rapid nga eh, no? So, tsaka pansinin niyo yung binigyan ng DNA ni Isaiah dito. Alam ko yung mga sinabi niya, tsaka yung blasphemy ako. So, alam niya yun. Mayabang to. Anong ginagawa sa mayabang? Alam niyo na, di ba? Pero minsan, mabait tayo, di ba? Hindi na kailangan gantihan lagi. Pero ang Diyos, naku, alam niya gagawin niya. Kaya tingnan natin nila, sabi niya, behold, I will send a blast upon him. Ano yung blast? Alam niyo yan, di ba? Ang baril. Hindi sinabi doon sa ano eh, no? So basta isang negative effect yan, parang gano'n, masabog, masabugin ko yan. And he shall hear a rumor, rumor is a chismis or something na balita, and return to his own land. So andun siya para sakupin ito, pero pababalikin na ng Diyos, parang imposible yun. Pero pag ang Diyos ang gumawa, mangyayari yan, no? And I will cause him to fall by the sword in his own land. So untindi. So, hindi na siya makakapunta dito. Aatras siya. Kahit malakas siya, aatras siya. Bakit? Basta, gagawin na Diyos. Malaman natin. Mas papatayin pa siya. So, kasi nga, napuno ang Diyos. Ang yabang eh. Dinamay pa ang Diyos. So, may actually, ulitin iba dito. So, kaya, tuloy ko lang. So, Rabshakeh returned and found the king of Assyria warring against Libna, for he had heard that he was departed from Lachish. And he heard say concerning Tirhaka, king of Ethiopia, he's come for to make war with thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah saying, so si Rabshakeh, siya yung messenger, bumalik na siya, yung hari niya, naging pag-gera niya. So siya pinag-iisip na siya, parang di mangyayari yung ano, yung sinabi ko ah. So siya mismo, nag-send din ng messenger niya. At anong sinabi? Ganun na naman, medyo inuulit yung last week. Tinakot, ng asal. Thus shall he speak unto King Isaiah and Judah, saying, let not thy God in whom thy trust is deceived thee. So yung pinakamatindi yung binanatan agad, baliktad. So tayo dito, inaaral natin na dapat tayo nagtitiwala sa Diyos. Diba, isa yung basic ano natin dito eh. So yung mga bagay talaga na hindi, parang ayaw magtiwala, parang di kaya, or parang walang mangyayari.
Yan nga iba, hindi natin makikita, hindi active. Bakit? Iba, hindi nag-pray. Iba, walang kulang. Iba naman, hindi ginagawa yung dapat gawin. Nagkukulang tayo sa tiwala. Kaya dito sa preaching, laging ganun. Tiwala, magtiwala sa Diyos. Ito, baliktad. No, kinakalaban mismo talaga ang kalooban ng Diyos. Sabi, huwag kayo magtiwala dyan. Baliktad mo, sabi dito, niloloko ka ng Diyos. Tsaka yung ano eh. Matindi to. Minsan, mga young people, lahat pala tayo. Darating at darating yan, may gagamitin ng demonyo sa inyo para hindi kayo magtiwala sa Diyos. Paano yung maraming bagay? Matagal ka na dito, for example. Di ba, tingnan nyo na lang yung mga dito dati. Tanungin nyo, bakit wala ka na sa church? Hindi naman nasabihin yung totoo niyan eh. Amen? Amen. Observe mo, maalaman mo rin naman yan. So, bibigyan ng mga excuse. Pero ang totoo, either nagkulang na sa tiwala, ayaw na, nahirapan. Hindi naman mahirap yan eh. Sa loob mahirap yan, di yan sa physical, di ba? Inasaw lang, dumating sa buhay nila na na-rabshaki sila. Yung gusto ko sabihin doon. Na, darating po yan sa inyo. Bubulungan ka lang yan. Ano? Thursday, Sabado, Linggo, ano pa? Lumagpas ka sa langit yan. Tapos pag may nakarinig pa, tao pa, nagmukha kang tanga ngayon. Kala mo, ano na, kala mo tama na sila. Pero hindi ganun. Nakita natin dito, inaasar nga sila, mandang ulit, sila yung paparusahan. Suloy natin ha. Behold, I was heard what the kings of Assyria have done to all. So, inulit lang niya last week. Nagyayabang siya, kaya, nakita mo na yung ginawa ng hari namin sa iba. O, gagawin din sa inyo yun. Eh sila nga na-destroy tapos ikaw makaligtas. Maintindi yung mga salita nito eh. Kung iniintindi natin. So kaya tayo manghihina ka talaga pag mahina ka. Amen? Amen. Ang daming ginagamit sa mga itong mga tao natin, si Jamie. Naku, hindi ka makakuha ng maayos ang mga pangasawa dyan sa church nyo. Dito ka nalang sa amin. Ikaw naman, di ba? Ang daming pwedeng gamitin sa inyo. Ay, nagkaroon sila. Si Julia at si Sandra nag-away. Sabi ko na sa iyo, mga walang kwenta dyan eh. Ba't ka pang-church dyan? Mga member dyan, ganyan eh. Ganyan ang banat niyan. So, anong gagawin nyo? Ang kapapaloko, amen? Amen. Ay, may kilala nga ako, Baptist din. Tapos, di naman pinagpala eh. Ikaw pa kaya? Ganun yan. Tingnan na, i-ano nyo sa puso nyo, purpose nyo, anong gagawin mo? Tuloy lang natin. Have the gods of the nations delivered them? Sino nakaligtas? Patay lahat yan eh. So, binibidin yung mga fathers niya kasi medyo matagal na rin yung mga tatay niya. Hindi man siya yung sumira, yung tatay niya. So, kami pinakamagaling. Huwag kang lumaban. Nasaan na sila? Nasaan na yung mga binanggit yung mga pangalan? Siguro kilala rin nila to. Anyway, so ito na nga. So medyo interlude lang yun, you know. Binalik kay Hezekiah, na-receive niya yung letter. Messenger, binasa, and then, umiyak ba? Ganun ba? Parang yung kanina. Ang ginawa niya, parang galing din tong picture na to. Parang may ano pa eh. Ano, ito yung sulat ni Sinakir eh. Ang ginawa niya, went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Kung ano, paano niya mag-ginawa yun? Anong sabihin nun? Hindi nyo kailangan gawin nyo, pero nakikita nyo picture, di ba? Ang sabihin, Lord, ito yung aming kinakatakutan. Humingi siya ng tulong. Kaya sabihin, si Kaya prayer to Lord saying, ito, ganda nito. Actually, ganito dapat yung title natin, The Prayer of Hezekiah, pwede rin yan, no? Isa to, dalawa po yung prayer ni Hezekiah, yung sa kanyang nagkasakit siya, mamatay na siya, and then ito. Okay, so, observe nyo yung kanyang panalangin. O Lord of hosts, God of Israel, that dwells between the cherubims, thou art the God, even thou alone. Of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. So, pwedeng point sa panalangin yan. Okay, sabi nila, yung ano daw, ask, di ba? A-S-K, ano yung A? Adoration. Sabi, hindi nang binobola, pero sabihin mo yung, purihin mo ang Diyos pa lang. Kasi nga, ba't ka lalapit sa Kanya? Kung wala kang tiwala sa Kanya.
So tama to eh, gandang pattern to. Ganyan lahat ng, kahit si Daniel, ganyan na ganyan eh. Si Nehemiah. So yan, so sinabi niya, ano bang Diyos? Dinescribe niya, ikaw ang pinakamataas na Diyos, ikaw ang Diyos, ikaw lang. Ikaw gumawa lahat. No, ngayon, humingi siya, incline thine ear, pakinggan mo ako, Lord, and hear, open thine eyes, O Lord, and see, hear all the words of Sennacherib, which thou was sent to approach the living God. Wow, pinapakita niya, yung physical man yan o hindi, alam naman lahat ng Diyos, di ba? So kasi nga, tinatakot sila. Ngayon, may another point dito, of a truth, Lord, the king of Assyria has laid waste all the nation in the country. So another point, tanda niyo po to, yung mga itong mga ibang grupo, no? Kahit ibang mga Kristiyano, naalala niyo po yung name it, claim it. Hindi na tayo nabutan ng iba yun, no? Kasi yung name it, claim it, anong gusto mo? Ayamanan, sabihin mo lang yan, tas name it, claim it, sigurado, bukas meron na yan. Inarinig ka ng mga gano'n, mga Pentecostal, kahit mga baptism eh. Hindi tayo gano'n. Nababanggit lang natin, di ba, kanina? Gano'n din dito. I-acknowledge mo yung totoo. Yun ang part dito. Hindi yung tipong mayayari ka ng mga ano dyan, mga networking eh, pag ganyan ka. Ang dali mo maniwala. Kaya medyo ako sa, ano, sa, sabi ko na sa Tangede, medyo na ano rin ako dun eh. Kasi bakit na namamayagpag to dito? But anyway, after yung mini ano, natuto rin naman si Pastor. Pero, ako sa akin, ano to eh, parang dapat may discernment tayo, hindi tayo maniniwala sa ganun. Amen? Amen. So, yung katotohanan, kaya dito, inaamin niya, ina-admit niya, na totoo naman, yung mga hari ng Assyria, talaga namang malakas. Okay? Ganun lagi tayo, hindi tayo, wala yan, ang tawag na dinidismiss, dinidenial, alam niyo yung denial, hindi, lahat ng katotohanan, dun tayo. I-ano natin yun. Pero kaya nga huwingi tayo sa Diyos na makapangyarihan. Kasi yung sitwasyon natin ay talaga mahirap. Okay, so another point yun. I have cast their gods and have cast their gods into the fire, for they were no gods but the work of man's hand and wooden stone, therefore they have destroyed them. So ang galing ni Hezekiah, kasi again, dapat alam natin, kaya hindi tayo dapat matatakot, kasi yung iba nasira nung isa. Kasi ito, kahit na nalangin sa Diyos-Diyosan, ay Diyos-Diyosan lang yun eh. Nakita niyo ba yun? So yung sabihin, alam dapat natin na hindi tayo katulad nito mga to. Ikaw eh, ikaw na pinagkaiba mo. Malaki eh. Dapat, no? Hindi ka lang basta anak ng Diyos dapat. Tapat ka lang ng Diyos. Pag tapat ka, malakas ang loob mong humingi sa Diyos. Amen? Pag alam mo, backslider ka, alam mo yun. Alam din ang iba. Kaya minsan, niloloko na tayo, no? Pwede ka naman mag-ano kasi. Pwede mong baguhin yung ganun ka talaga. Amen? Okay. Kaya sabi dyan, kaya naman napatay sila. Kasi yung Diyos nila, Diyos-Diyosan. So, dapat alam natin yan. Yung Diyos natin, hindi yan, Diyos-Diyosan, hindi yan, basta-basta. Kaya sabi dyan, now therefore, O God, O Lord, our God, save us from His hand. So, yun talaga niniwala siya. Pero, nag-aas pa rin siya. Pangit naman yun din. Walang mangyayari dyan. Mag-ask ka pa rin. Yan ang ano ng panalangin. Again, ha, sa ating ano, kung ginagawa ng iba. Kaya nga meron tayong gano'n, GC, pati panalangin. Para, ano lang, maalala. Hindi tayo magkaroon ng attitude na hindi ko kailangan yan. Ligtas naman ako. Iba naman yun eh. Marami pang ibang bagay pa dapat panalangin. Amen? Ayun. So, ano nangyari? Ito na. Then Isaiah, the son of Amos, sent unto Hezekiah saying, so, hindi lang isang araw itong napansin nyo, di ba? So, may messenger. Ito na sa Isaiah naman, hindi na siya pumunta doon, ewan ko bakit, busy. So, nag-send lang siya kaya sa hari, sabi niya, thus say the Lord God of Israel, whereas thou was prayed to me against Sennacherib. So, alam niya, no, na nag-pray si Hezekiah. Siguro, public din, or hindi man lang, alam ng prophet niya, sabi niya, dahil ikaw naman ay nanalangin laban sa hari ng Assyria, ang sabi, this is the word of which the Lord has spoken concerning him. So, simula dito, talinaga na naman. Pero i-ano natin, interpret natin. So, the virgin, the daughter of Zion, at despise thee. Ano sabi nun? Ano yung virgin? Bukod doon sa wala pang asawa, ayan, mga batang babae. Matatakot ka sa batang kanan, si Julia.
Hindi ka matatakot dyan. Kasi sabi dito, despise thee. So yung thee dyan, yung king of Assyria. Pero yung daughter of Zion, ang liit ng tingin sa'yo. Ano yung sabihin nun? Kasi matapang. Amen? And love thee, Diyos ko, tinatawanan ka lang. Ganon sinabi ng Diyos sa king of Assyria. Tinatawanan ko ng babaeng maliit. Si Rizen. The daughter of Jerusalem had shaken her head at thee. Wala to. Natapang na may confidence siya. Again, huwag tayong peke, ha. Natakot ka ba naman? Ay, China, usugurin tayo. Ito, dinidisplay niya po. Every year po, dinidisplay yung mga raketa nila. Natatakot ka ba doon? Kung naintindihan mo yun, ewan ko rin, totoo yun. Pero, iba sa atin matatakot. Mas lalo yung mga lola. Wala na kasi yung mga lola ngayon. Yung lola ko, nagkukwento dati yun. Naku, nung panahon na nga po. Yan na naman ang kwento ni lola. Yung mga sanggo, tinatapon. Mas totoo naman, ganun ang gera. Eh ngayon, modern na. Ewan ko, siguro isang pindot na lang. Ito na. So ibig sabihin, baliwala itong Assyria na to. Bakit? Who must thou reproach? Ito na ating title. Sinong nilalapastangan mo? O sino kayong makapangyarihan ngayon? Yung US at China, di ba? Ganyan kasi mayayabang. Pero minsan, yung kayabangan, ang pagang pinatulan mo pala, hindi mo kilala, mas makapangyarihan pala. Amen? Katulad niya, kuna, si yung maliit dito, yan, si Prince. Mag, binubuli ko na rin ni, ano, ni Rain. Diba? Ikaw, suntokin mo nga na. Huwag na. Ikaw, madali tayo. Nakita niyo yung ano sa ano, diba? Siya suntok. Binubuli. Eh, may kapatid pala si ano. May tito, tita, may pastor pa siya. May mga kapatid pa na mas malalaki kay Rain. Oh, anong gagawin? Ay, man. Sorry. Diba? Alam mo, kahit maliit yan, meron niyang nakampi. By the way, bigay ko na rin yung point na yan. Ha? Kahit nasaan kayo pumunta, ha? Sa school, sa tabaho, huwag niyo i-practice yung gano'n. Meron mga ganyan eh. Sa totoo lang. Ngayon, kung kayo inaapi, dayaan nyo lang. May panahon din yan. Amen? Alam nyo, pili ko lang ano ni Sharon. Basta, yun. Okay, sabi dyan, sinong nilalapas tangan mo? And again, soon thou was exalted thy voice. Nagyayabang ka, tumataas mo. Sinong kinakalaban mo? Pati mata mo, dinidilata mo. Yung sinabi kanina, huwag ka magtiwala sa Diyos na yan. Ginaganon eh. Yung mga 80s, ganyan po ngayon yan. May kalalagyan yan. Huwag kayong papadala doon. Yung ibang style lang yan eh. Ngayon, naka-classmate kayo. Yabangan yan eh. Unahan minsan yan, lokohan. Di ba? Parang kailan lang may balitang ganun eh. So, huwag kang papaloko. Kung may nagkakaroon ka ng question, may Diyos ba? Ganyan. Magtanong ka sa akin, kaya sa mananampalataya, hindi sa ATS. Wala nang pakialam sa'yo. Wala nga daw Diyos eh. Ito yung pinakasagot dyan. Sinong nilalapastangan mo? Ang the Holy One of Israel. So bukod yung Israel ay holy nation ng panahon na yon, at alam ng mga tao yun doon, hindi yung sila basta-basta. Iba na yung Israel ngayon ha. Please lang, huwag niyong i-relate. Mali yun. Pero nung panahon nila, talaga naman. So ang kinakalaban nila, yung people of God and then ang Diyos mismo. So ganyan. So by the way, pwede mo ipasok dito na kunwari, meron tayo kahit mga ligtas ka na. Pero minsan may meron kang dinidispice dito kunwari. Kunwari si... Basta kunwari, may inaaway ka dito o dinalapastangan mo ang baba na tingin mo sa kanya. Okay? Gusto ba ng Diyos yun? Mag-iingat tayo sa ganun. Amen? Amen. Sino yung madalas kawawa sa church? Inakawawa. Taas kamay.
Ba, sino nga kawawa sa'yo? Hindi mo sa akin. Kami siya kami eh, actually. Iba nga lang. Isa, dinedispice yung kami, sa totoo lang. Sabi ni Pastor, ganun din. Nung pinaka. Paano naman nangyari, Pastor, ginagalang ka nga eh. Pero minsan, ano eh, parang hindi eh. May simpleng paraan kayo minsan, sa totoo lang. Diyos, ganun din ang Diyos. Ginagalang ka. May mga church, diba, lalaki ng mga kulto. Sa palagay nyo, sumusamba sa Diyos talaga yun. Karamihan doon, para lang wala lang. Para lang masabihan silang di sila demonyo or something. Ganyan niya, alam niyo yan. Nag-soul winning tayo, alam natin yan. Hindi yan doon yun dahil maka-Diyos. O ano nangyayari sa Diyos ngayon? Tinitingnan sila, ano ko itong mga to? Eh, ito yung malala talagang sinasabihan niya ng mabalang, no? So, parang si ano, Duterte na naman naalala ko. Anyway, by thy servants thou reproach the Lord. So, bukod sa sinabi niya, pero sa yung Rabshakeh dito, talagang may papel din siya. Talagang, parang siya yung ano eh, si Bato siguro, tsaka si Duterte, tsaka si Bato. Sino bang spokesperson yan? No? Duterte daddy. Roque? Yan, si Roque. Ganun yun eh. Kung ano sinabi yung spokesperson mo, yun din sinabi mo sa kanya, kaya niya sinabi yun. Kaya by the multitude of my chariots, so nagyabang ka, pinagyabang mo yung mga tangke mo. Come to the height of mountains, to the side of Lebanon, I cut down, yun ang pinaglalaki, pagputol-putolin ko yan, yabang. I have digged and drunk water with the sole of my feet, and I dried up the rivers of the besieged places. Ang tindi naman ng paano, laki na siguro nun, paano nyo natuyo yun? So again, exaggeration to. May yabang yung mga yan, actually, nabanggit ko sa inyo last time yung, sa inyo yung mga elite na ano, literal po yung tinutuyo nila yung river. Kumbaga, inaangkin nila. Nakuwento ko siya last time, di ba? Hindi ko lang details, pero inaano nila yun. Ginagawa nilang paraan para yung iba walang tubig sa kanila bibili. Literal po yun. So, ganun ang pwedeng gawin ng mga yabang na yan. Kaya naalala nyo, kailan lang? Buti nga, medyo kinampiyan pa tayo ng Duterte. Naalala nyo yung nawalan ng tubig. Last, basta si Duterte pa yun, diba? Naalala nyo. Anong gagawin natin? Gusto lang mag-increase niyan nung nawasa. Para pag matakot ka, kahit ano gagawin mo, wala kang tubig, imagine mo yun. Ganun lang ang style niya, nag-aalit. Doy! Anong walang tubig? Huwag kayong paraan. Hindi mo naubos yung tubig. Ganyan po yan, kahit yung bigas, paulit-ulit yan, di ba? Ano na mga nagmahal na tinago nila? Bigas, asukal, sibuyas, sili, lahat yan eh. Ginagawa ng mga tao yan, yung mga nasa taas. Okay? Masakaling mapunta kayo daw, huwag niyo gagawin ito. Anyway, ito ay yabang eh. Tinuyo daw yung ano. Has thou heard? Ito naman ang Diyos to, ang Diyos naman. Sinasabihin niyo yung Assyria, King of Assyria. Has thou not heard long ago how I have done it? Anong it? Namiya, end of ancient times that I have formed it. Now how have I brought it to pass? That thou shouldest be to the way, lay waste defense cities into ruin. So sa Tagalog, ang Diyos pala ang gumawa sa Assyria. Kung alam niyo yung sa panahon pa lang na mga prophet, alam niyo na nung sino pa tayo, basta nahati yung ano, 'di ba, yung kingdom nila. Yun ang sinasabi, magsisi na kayo, tumalikod kayo sa kasalanan at bumalik kayo sa Diyos. Okay, hindi para maligtas ang kaluluwa, yung para hindi kayo sumpay ng Diyos. Yun ang sinasabi paulit-ulit na yun eh. From that time na ano, nawati yung kingdom nila. Kaya yung Assyria po ay ginamit lang ng Diyos yung Assyria. Tindihan niyo yun? So dapat huwag kang mayabang. Patulad dito, kunwari, mayaman si, ano, yumaman kunwari si John na. Dati hindi niyo pinapansin ha, nadaanda, makapaguhugas niyo pa ako. Eh, ano ngayon? Doktor na ako. Dapat pag nakasalubong niyo ako, dapat ano, sister, doctor, nari lang ha. Sige, alis ako dyan sa church, hindi ako nabati dito. Yung mga ganun, yabang na. Oo. Oh. Wag na, alo, ang Diyos ay nagbigay sa iyo niyan eh. Amen. Diba? Sige nga. Ako pag may nagyabang sa akin, alam ko na sasagot ko. Hindi ko naman tatanungin ko lang.
Ano, mayroon din successful ano. Sa mga ano, ganyan niya, sa mga reunion, di ba? Magkakaroon ka lang na ano, kamusta? Mayamo mo na. Kamusta? Anong ginawa mo talaga? Bigyan mo nga kami ng tips. Hindi na sabihin lahat yan. Lalo pag alam na pastor ka. So ano nga, yung mga in-interview mo yan, ano sabihin, no? Wala nga, sika. Totoo na, may konting totoo. Pero may mga hindi sasabihin sa'yo, yun ang gusto ko sabihin sa'yo. So, okay, magtitiwala dyan. Pag sakali na pagpalain din kayo, okay, mayabang. Amen. Ang dami pa ulit-ulit ko nakita sa church yan, kaya nakakabasag ng puso ng pastor yan, sa totoo lang. Pero ganun talaga. Again, sana hindi tayo magkaganyan. So, yun, ang example itong mga to. Ang yayabang niya, ang Diyos ang gumawa niyan. Ako ang gumawa niyan. Ako nagpa, mag-brought it to pass. Ibig sabihin, nagpa, hinayaan ko yung mangyari. So, again, kung sakaling magkaroon kayo kaibigan na gano'n at nag-ani siya sa'yo, tanungin mo. At balikan mo ako, mali ako. Pusto, mayroon talaga siya na ulo, pero pinagpahala ng Diyos eh. Magaling kasi talaga siya. Balikan mo ako, sige. Mag-usap tayo. Assuming na honest siya sa'yo, ha? Actually, sabihin na, actually, ganito din yung sekreto. May something yan. Okay, anyway. Yan. Tuloy ko lang. Therefore, the inhabitants were of small power. They were dismayed and confounded. They were as the grass of the field and as the green herb, as the grass of the housetop, and as corn blasted before it be grown up. So, yung tinutukoy naman dyan na parang nakawawa, yung mga inhabitants nga. Ikaw, pinalakas ko, ako gumawa nun. Kaya sila ganun, ako doon yung gumawa nun. Ito na yung matindi. Sabi niya, but I know. Basta ko yung sinabi ko kanina, no? So, ngayon, nagyayabang nga, pero alam ko, sikreto mo, alam ko paano nangyari yan. Alam ko sa kanatira. Sino nagsabi na sa inyo, no, alam ko sa kanatira. Nagde-threaten, ako baka babatuhin yung bahay niya. No? Huwag gano'n. Eh, yung mga mayaman, yan ang ayaw nila, yung secrecy, diba? Ibig sabihin, dapat di alam yung saan ka natira. Anyway, ang Diyos alam lahat. Amen. Alam niya kung saan ka nakatira. Alam ko, they going out, saan ka pumupunta, saan ka pumapasok. Ito yung gusto kong bigyan ng pansin ito. And thy rage against me. Yan yung pinanggagalingan niyan. Ngayon ang Diyos na hindi niya lahat ng pinaisip natin, kaso ito yung negative talaga dito, kaya mayabang to. At ang talagang gusto niyang sakupin at nila sakupin, talagang pabagsakin yung mga people of God. Bakit? Kasi una, galit siya sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Pag merong tao na tinitira talaga, lingkod pa ng Diyos, pinag-iinitan pa, pinagpaplanuan pa, tapos talagang gumagawa siya ng hindi na normal. Itindihan niyo ba yun? Kumbaga, nangangampanya pa. Kunwari, si DM, lingkod talaga ng Diyos. Tapos ako, kunwari, yung galit sa kanya. So, kunwari, pwede ko naman sabihin sa kanyang, sabihan ko siya isa, tapos hindi ko bigay sa kanya yung aking, ano na. Pero hanggang doon lang yun, pag normal ka, di ba? Pero paano pag sinispis ko pa siya? Alam mo ba yan, ganyan? Alam mo ba, ganyan yan? Bukas, ito naman. Alam mo ba, ganyan yan? Ganun yung may galit talaga. Kasi yung mga normal na lingkod ng Diyos, yung mga normal na anak ng Diyos, I mean, at kahit mga normal na tao, kahit yung anak ng Diyos, kung may galit ka man, lilipas lang agad dyan eh. At hindi nyo ba yun? Actually, ba't kasi nasabi ito? Kasi may mga ganun nga itong kilala na talagang maayos ang lingkod ng Diyos, sinisiraan siya ngayon, talagang tinitira. Gumagawa ng maraming kaparaanan para masira yung lingkod ng Diyos. Nangyayari yan. Salamat, okay, di pa naman tayo sikat, kaya malabo pa yan. Pero, masakaling mangyari yan, or ganito, baka natatakot kayo kasi alam nyo na kung nasa pitin nyo, okay, matakot. Amen. Alam ng Diyos yun. Eh, kaya naman to ganito kasi galit sa Diyos to. At sinasabi niya sa atin dito kasi, parang Romans 1 yan. Okay, alala niyo yung bakla, yun. Though, ang daing kasalanan, pero isa sa mga talagang title na haters of God, yun ang common sa kanila. At ginagawa ngayon, tapos na nga yun, meron pang coming out something sila ngayon, sinaulo talaga itong mga ito eh. Doon nagigising na yung iba, pero galit sa Diyos yan, maniwala kayo pati mga audio pala.
lahat daw ng ano dyan, ng mga Hudyo yung gumawa niyan eh. Hollywood, mga pornography, tsaka yung rap music. Matitrace mo lagi daw sa mga Hudyo. Again, nasa inyo, research nyo na lang. Totoo yun, I believe. Ayun, so kaya pala ganun to, ang unang kinagalitan niya ang Diyos. Okay? So ngayon, next verse, okay, inulit lang, because thy rage against me, yan. Talagang yun yung pinakasalanan niya, hindi na binanggit yung ibang bagay. Nakikinig ba? Amen. Yun ang gusto ko sabi, baka bago ko makalimutan. Sa church po, kahit sa church, kaya minsan, na-observe ko rin niya, kahit sa amin o, kahit sa iba, magtataka ka, bakit ito galing sa church? Tapos umalis, hindi lang basta umalis, maninira pa. May mga ganon. At bisa kahit nasa church pa rin, hindi ka kampe. Hindi, makikita mo iba yung kilos. Hindi tumutulong. Okay? Pinapakita niya pang either tamad siya o again siya. Ba't kaya may mga ganon? Ha? Meron pa lang? Ganon, nagtinatagong galit. Kaya sabi isang pastor, kung ayaw nyo dito, umalis na lang kayo, ba't dito ba kayo? Kasi iba ganon, pinagpaplano, paano kaya mo, siguro, tinamaan, tanim ng sama ng loob. Diba, pwede ka naman umalis eh. Eh, sayang naman yung, di yun pala eh. Hindi, ayusin mo na. Eh, baka kasi ayaw, talagang walang dahilan na alis ako, maalaman nilang karnal ako. Iba, naghihintay ng paraan. Naghihintay ng pagkakataon na may masabi, pag may nasabi, eh, kaya naman malis dyan kasi ganyan, yan. Yan yung nagkakalimutan kasi nangyayari ganyan sa pastor. Pero still, yung galit na yan, utang na loob, huwag naman sa Diyos. Pwede ba mangyayari galit sa Diyos? Yung sa tatay mo, galit ka ba sa tatay mo? Hindi mo sasabihin ano yan eh. Hayagan yan eh. Pero iba, baka nagkikim-kim. Basta magalit ka ba? Siyempre, hindi naman. Kaya, nangyayari yung pag hindi ka kasi maayos. Nagtatanim ka na dyan, naghihintay ka ng pagkakataon na makaganti kung ano, ba't mo gaganti yan. Alam mo, may ginawa ka na masama. Okay, so ang gandang point dito. Kaya anong nangyayari dito? Galit siya sa Diyos? Anong sasapitin kaya nito? And thy tumult is come up into mine ears. Yung tumult, parang kaguluhan. Alam nyo nung ginagawa kanina. Pinagmalaki niya pa ito. Pinatay ko, ito sinira ko. Sabi na Diyos, narinig ko yan. Alam naman niya lahat yun eh. Pero again, ini-emphasize niya lang yung kalokohan mo ha. Yan, sige, narinig. Alam ko yan. Therefore, will I put my hook into thy nose. Nakita mo kayo na naghihikaw dito? Anong kalabaw baboy? Baka naman yun sa inyo, gusto nyo mag-ganon. Rappi, ha? Gusto nyo mag-ganon? Mga rappel, lahat na lang, eh. Mga pugiyan ba kayo sa ganon? Eh, kasi pag puro ganon yung nakikita nyo, kala mo pugi na. Ako, hindi ako may paniwala. So, eh, yun lang yung nakikita nila, eh. And my bridle into thy lips. So, bridle, ayun yung nilalagay sa mga kabayo. Sabi, harness dito, bridle. So lalagyan daw ng Diyos yung Assyria, King of Assyria or Assyria, ng hook, and then bridle. Sabihin, di ba yung last time yung kabayo ko ba, di ba? Medyo dinescribe natin yan, di ba? Ang hirap niya kabayo, kung gusto mo, paano mo malilikoy niya, eh, kung ayaw niya nga, tigas ng ulo, di ba? Kabayo ka ba? Ang hirap no, so wait, inaaral nila yon. So kinukumpara ngayon yung King of Assyria, tsaka yung Assyria, yung kaharian niya, sa kung ano man yan, hayop o ano. E paano pag ang Diyos ang umatak dun? Nalala ko kasi sa probinsya, meron din silang ganun eh. Paano pag ayaw talaga? Lakasan mo! Ano eh, nasaktan yan eh. Susunod yun. Ganun yung mga ano, hayop yan. Ganun yung ano. Itong Assyria, malakas to, di ba? Eh, pag ang Diyos ang umatak dyan, sa palagay nyo. So, tapusin na natin. Anong ginawa ng Diyos? Mamaya pa, mayroon pala itong mga iblang ano, no? And this shall be a sign unto thee. Ito medyo tatalinaga na naman to sa atin. Medyo may kalaliman to, no? So, aralin natin isa-isa. Lapit na tayo. And this shall be a sign unto thee. Ye shall eat. Medyo nag-ano siya.
nag-shift focus siya dun sa mga dito sa kina Hezekiah sa Israel. Kasi nga pag ikaw pinalibutan ka na, alam mo patay ka na, di ba? Parang last week ang sinabi ko. Kaya doon sinasabi para kainin nila 'yung sarili nila. Mga poops, saka uminom sila 'yung sarili nila. Wiwi, ba't nila gagawin 'yun kasi pag pinalibutan wala ka nang kakainin, ubos na ano. Kaya 'yung sign daw para sa Israel, "He shall eat this year such as groweth of itself." So, sabihin, nakakalaya sila, makakapagtanim sila. This year mismo. So, sabihin, hindi agad-agad, pero this year. Sabihin, and the second year, that's which spring. Ganun ulit. Sabihin, itong kalaban nyo, hindi nakabalik. And the third year, sow ye and reap and plant vineyards and eat those. So, sabihin, nakapalaya sila. Diba? Aalis na yung nagbabarikada sa kanila. And the remnant of this year, ito yung sasabi sa inyo na medyo talinhaga sa atin, no? Sa mga Kristiyano. And the remnant, nakita nyo yun? Yung remnant, ulit-ulit tayo dyan, remnant, di ba? Yung, yes, hindi lahat ng taga-Israel, Jews, hindi lahat lumasang basa tunay na Diyos, iba dyan, para sa church, di ba? Hindi lahat siya nakikinig. Amen? Amen. Nagising yung dapat makinig. Andito yung place na pagpapala, hindi lahat nakikinig. Ganun dito, may remnant lang. Sila talaga yung naglilingkod sa Diyos. So, ano mangyayari daw sa kanila? He shall again take root downward and bear fruit up. Eh, ganoon naman talaga ang ano eh. Nakita nyo ba yung experiment ng mga bata, di ba? Lagyan mo ng buto. Kahit anong ikot ng buto, yung ugat, alam niya kung saan yung ilalim. Ano yung science nyo? Grade 1 ata, grade 2. Oh. Kahit anong ano niyan, coconut man yan or what, alam nila yung yun lang, ibig sabihin lang nito, makaka-recover sila. Okay? For out of Jerusalem shall come forth a remnant, and they that escape out of Mount Zion, the zeal of the Lord of foes shall do this. Yun. Ibig sabihin, kahit man, again, alam nyo na yung kwento dito, later, masakop tayo Israel, pero may remnant. And later, yun yung church. Okay, medyo tinalunan ko lang yun. So, balik tayo dito sa context. Therefore, thus saith the Lord concerning the king of Assyria, balik sa Assyria, he shall not come into the city. So kanina, sinasakop pa, yun ang threat. Ah, pasukin namin yan, upusin namin kayo. Medyo malayo pa kasi. Sabi ng Diyos, hindi makakalapit yan. Paano yun? Mamaya, tingnan natin. Nor shoot an arrow, kahit isang ganyan, hindi makakaano. Paano yun? Ano kayang gagawin ng Diyos eh? Nor come before it with shields or cast a bank against it. Ibig sabihin talaga hindi makakalapit. Pag sent a bank, ibig sabihin kasi ganun po yan. Parang trenches ata yan eh, bank. Hindi makakalapit yan. O paano? For I will defend the city to save it. For magandang title din to eh. Bakit di sila makakalapit? Kasi de-depensahan ko yung city at ililigtas ko ito. For my own sake and my servant David. So, ba't nabanggit si David? Kasi may pangako ang Diyos kay David. Amen? Hindi sila mauubos. Then the angel of the Lord went. Ito na, ano yung angel of the Lord? Ito na yung parang, alam nyo sa Egypt, di ba? Angel of the Lord, yung pumatay sa maraming mga panganay. Ganito, ganito rin. Angel of the Lord. Kumbaga sa commanded, ano yung naroon natin? Game of the General. Alayin yung spy. Lahat, tamba, di ba? Pero yung private. But anyway, matindi to. Yung angel, messenger, pumunta lang doon sa kampo ng Assyria and 185,000, pinatay. So, hindi lahat. Pero ang dami. Ikaw, may marami army mo, 2 million, patay yung 1/3, may 1/2. Lalabang ka pa nun. So, hindi nila alam anong nangyari. Pinatay pala sila ng angel. Kaya nung pag-gising daw nila, ah, patay. Bangkay na. Pwede ba yun? Naka-COVID ba yun? Ano? Hindi ko alam. Na ano, na, nagpabakuna pala. No? So, anong gagawin niya? Kaya yun. Katulad na sinabi ng Diyos, hindi na lumapit dun. Pahiya na siya. Bukod sa may another kalaban siya, sa pambihira, uwi na lang ako. Talunan.
Sinakidip niya pa, departed and went and returned and dwelt in Nineveh. Uwi. Ayun lang ang parusa sa kanya, natalo lang siya. Hindi pa eh. Kasi nga, loko-loko talaga eh. Blasphemer eh. Iba sa atin yung mga maluloko, ganyan ang inano yan. Sige, kung matalo mo na sa politika, at least mapera pa rin ako. At least hindi ako nakulong. Yan, di ba? Sana ma-ano na si, ano, si, ano ba si Alice, tsaka si ano. Kibulo, yan ang nangyari. Nabulok na sana, no? Pinagkakakitaan siguro yun doon. Anyway, nangyari sa kanya, worship pa siya. Kala niya, babalik pa sa normal. Kaso, sinumpa nga siya ng Diyos. Ganito po yan, kahit tayo, may takot dapat tayo sa Diyos eh. Naggawin yung mga bagay na makakasira lalo sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Eh, pag umalis ako sa church, manira ako dyan, makakalimutan, hindi na ako kilala dito eh. Alis na ako, hindi na ako kilala dyan. Really? May nag-iisip ba dito nun? Kunwari lang, sindi eh. Nagawa ang kalokohan dito, mawala na lang ako. Ano kasi nakirib. Susundang ano sumpa ng Diyos. Andun na sa kampo niya, sa bahay niya, pinatay siya ni no? Sarili niyang anak. Ang hirap nun. Talagang sinumpa yun. Amen? Amen. Siyempre siguro hindi niya paghihinalaan yun. Talagang kaya siyang patayin. Pinatay siya. Tapos. Ang title natin. Sinong nilapastangan mo? Ganun nalang sa Tagalog. Who must thou blaspheme and reproach? So kaya pinaka-lesson natin ganun. Okay, again ha, so obviously mga kalaban ng Diyos, magtatanggol tayo ng Diyos. Pero kung sakali lang, baka may lumulusot sa utak natin, hindi ako nag-Bible, hindi naman nila malalaman, hindi ako nagbasa eh. Hindi ako nag-pray, hindi naman nila malalaman na yan, nagtatides. Malalaman ko ba yan? Inibilang ba natin yan? Hindi lang malalaman. Hindi lang malalaman, hindi pa ako nakikinig. Kahit nakatingin ako, pastor, at amen, amen, kala lang nila yun. At kahit nangiti ako dyan. So dapat may tayong takot sa Diyos. Amen? Ang dami niyang pwedeng gawin sa atin. Na talaga namang ano. Ayun. So, kabaligtad na naman. Pag tayo naman inaasal, ano, ginawa nila, naghintay lang sila sa Diyos. Naghintay ng nalangin, tiwala sa Diyos, lumapit sa lingkod ng Diyos. Ano pang ginawa nila? Yung alam ang gawin nyo. Pero sabihin lang, pinagpalit nila yung, di ba, konting comfort, prayer, fasting. Yeah, gawin natin minsan yun eh. Minsan nyo? Sa mga nakakabili na saklot. Basahan. Hindi, yun yung kailangan nyo. Ibig sabihin, pakita natin yung ating repentance, okay? Yan ang gawin. Hindi sa kaligtasan ng kaluluwa yan, ha? Sa repentance. Pag may talagang may ginawa tayong mali, amen? Or, ito kasi actually, yung panahon nito, yun naman yung alam na nila yun, dating yan eh. Di lang nila alam exactly kung kailan. Di ba? Alam nila dating yung paparusahan sila ng Diyos. Pangako na ni Moses pa rin, katatapos kailan ng Deuteronomy. Yun mismo ang pangako sa kanila. Magpapalain ko, magpapalain. Pero pag hindi, ito, yung curse. Sinabi na doon, kompleto na mo yung ano eh. 5 books. So, pero hindi nga nila lang kailan. Parang tayo ngayon, hindi nila lang kailan dating yung Panginoon. Magtapat lang tayo. Amen? Amen. Preaching minsan, hindi nyo lang kung alam mo natapos, di ba? Eh, makinig lang. Amen? Amen. Alay nyo, gusto pa ituloy hanggang 10 minutes. Hindi. So napakaganda nito, so sana nakakuha natin. Madalas yung panakwento sa inyo to kasi nga, eh ba't ay talagang pwede, isa mga climax na sa Kings. Ilan lang yan, si Pastor Lai sinasabi to. Kasi nga, iba to, classic to eh. Sino yung hari ng Israel? Judah, I mean? Hezekiah, tandaan niyo yan. Tama yung ginawa niya, lumapit sa Diyos, lingkod ng Diyos, nagpray, naniwala sa Diyos. Sino kalaban? Sennacherib yung hari, yung messenger niya. Rabshake. May iba yung pronunciation nila eh. Yayabang, no? Alayan.
Natawa na lang sila ni Ryzen pagka yakapin natin ng Diyos. Amen? Amen. Andahan niyo po yan. Sino pa nang lalabas tangan sa atin? Mga kulto, ganyan po yan tingin sa atin yan. Ay, nagawa niyo dyan, bahay lang kayo. O, subukan niyo isang tanongin niyo. Ay, nasyesharean nga tayo, di ba? CCF. Good luck sa ginagawa niyo. Sip-isip ko lang. Good luck pala. Amen. Huwag kayong paparabsyak ya. Huwag kayong matakot. Amen. Tiwala kayo sa Diyos. Punta kayo sa church. Tanong sa kaligod ng Diyos. Let's pray, Lord. Maraming salamat. Ito namin ngayong gabi. Conclusion ng kwento to kay Hezekiah. Kung saan siya naman po ipinagpala nyo, pinotektahan nyo. Nalang nagtiwala sa inyo, Panginoon, na kahit napakatindi ng threat sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian. Hindi sa'yo, Panginoon, minsan minanakot dyan, kung naman yan. Nagtiwala kami sa Dadab More na tinagawa namin yung kalooban, lalo kami hindi natin matakot. Tiwala lang at talaga may mga pagsubok, Panginoon, pagdaanan, ng maayos, magtapat kami sa inyo, makakaasa kami ng proteksyon. Ang kasiyahan din, Panginoon, and then later rewards. Salamat po, Lord, tubayan nyo aming church, Panginoon, mga anak ni Panginoon. Diba, yung mga nasabi dito, Lord, na pakinggan ay magbunga, Panginoon. Lalo kami tiwala sa inyo at nagagawa, tatapat sa inyo. Salamat po, Lord, magpalain yung bawat isa. Ingatan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.